So what's up mga ka-Axie, for this video, BBB gameplay na naman tayo. So arena gameplay tayo. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shout out yung Koi Scholar natin na si Misaru. Meron na rin siyang YouTube channel. So subscribe niyo na lang, lalagay ko sa comment section. Also kay Bonsanity Team BTP. At syempre sa maganda kong anak na si Empress Zoe Espinosa at sa maganda kong asawa na si Sunshine Espinosa. So find match na tayo. Para makarami tayo. So bilisan natin mag-find match. Yan, find match na tayo. Tingnan natin sino unang kalaban natin. Antenna Gaming yung kalaban natin, mga alien. Tapos, may Terror Champa, anak ng to. Kuha naman itong mga to. Mayroon pa numbing location. So, first step, pwede nating nakawan. Also, Spicy Surprise. Sana lang talaga hindi siya mag-cast ng Terror Champ. Okay, hindi naman siya nag-cast. Wala naman kasi problema kung nakawan niya tayo ngayon. Kasi mananakaw naman natin pabalik, di ba? So, pabor pa sa atin yon. Kasi nga, siya, zero energy siya sa... Ay, zero siya energy ngayon kasi nanako natin pabalik. Pagpasok ng round 2, 2 energy na lang siya. Pwede naman tayo mag-3 cards dito sa beast card natin. Also, pwede natin isama yung all-out shot. Kaso nga lang, pag nag-shield up siya, I think mabibitin yung damage natin. So, much better siguro mag-pass tayo. Kasi, kung hindi siya mag-shield, pwede. All-out shot, then 3 cards dito sa beast card. Pwede yon. Ang iniisip ko lang kasi, pag nag-shield up to, hindi natin mapapatay, susayang naman. Also, isa lang yung mag-generate nating energy. So, much better mag-pass tayo, then bigyan sana tayo ng Ivory Stab or Single Combat. Sana lang din mag-pass siya. So, tignan natin. Kasi 2 energy lang siya ngayon. Okay, nag-pass din siya, which is good para sa atin. So, ngayon, meron na tayong dalawang Single Combat, also Ivory Stab. Then, sama natin yung All-Out Shot. Okay, sana lang wala pa siyang pangnakaw ngayon, yung mga antenna gaming niya. Pero it doesn't matter, kahit magnakaw siya ngayon, meron naman tayong mag-generate na 2 energy. Also, masisecure natin yung pagpatay dito sa plant card niya. Ay, plant axe niya, plant card tuloy. Parang ramdam ko magnanakaw siya ulit eh. Kasi first round, meron siyang dalawang nakaw. Second round, di siya gumalaw. So, maybe, baka mag-terror champ or magnakaw siya ngayon. Uy, goods. Hindi siya gumalaw. So, binigay niya na yung plant niya. Okay na okay yon. Kasi nga, ma-open yung reptile niya. Also, meron tayong spare cards dito sa beast card natin. Apat pa to. Tatlo yung tinira natin kanina. So, pwede natin gawin, patayin natin tong reptile agad-agad. Kasi yung damage na mapuprovide natin dito sa beast card, 456. Kung di ako nagkakamali. So, enough na yan. Okay, babasagin natin yung shield up. Okay, buti na lang hindi tayo nagtipid kasi nga, na-lessen yung damage natin dahil dun sa effect ng cards niya. So, okay. Nag-lastan siya. So, medyo maganda yung unang laruan natin ngayon. Kasi nga, useless naman yung numbing location niya eh. Mag-iipon na lang tayo ng cards. Mananalo na tayo. So, tingnan natin kung anong gagawin ng kaibigan natin. Okay, meron na tayong enough cards sa bird natin. Pwede na, oy, nag-surrender na siya. So, yan. Nasa 2-2, 20 tayo ngayon. So, try natin magpa-2-3 ngayon. So, tingnan natin. Yan. Hanap tayo kagad para mabilis, para makarami tayo kasi maraming nabibitin sa inyo. So siguro subukan natin mga around 40 minutes mahigit yung gameplay natin o yung arena gameplay ngayon. Kaso nga lang problema, medyo mababa yung quality kasi nga data ako mag-upload ngayon. So tignan natin. So pagpasensyahan nyo na yung quality, pagtsagaan nyo na muna mga ka-Axie. Bawi na lang ako pag nandun tayo sa pinagwa-wipe natin. So, meron na naman tayong Vegetal Bite and Spicy Surprise. Pwede tayo mag-cast niyan. Kasi kahit naman mag-trigger siya dun sa spike throw niya, hindi naman mapapatay yung ano natin. Kaso nga lang, ninakawan tayong isa, nag-generate siya ng isa. So, meron siyang 4 energy ngayon. Then, nanakawin natin pabalik. So, meron na lang siyang 3 remaining. Also, madi-disable natin yung mouth cage niya, which is Vegetal Bite. So, hindi siya makakanakaw ngayon. So, ngayon, pwede naman tayo mag-pass kasi meron siyang enough energy. Kasi 5 energy siya ngayon eh. Okay, nag-draw card lang siya. So 4 energy na lang siya ngayon. So papasok yung round 3, meron pa siyang 6 energy. I think pwede na natin patayin yung tank niya ngayon. Kasi meron tayong dalawang single combat, Ivory Stab. Then mag-extra card na lang tayo sa bird natin. So bakit ganon? Kasi nga kailangan natin mag-save ng cards para mapatay din natin yung reptile niya mamaya. Ayan. Single combat Ivory, then I think mag 2 cards, ay 1 card or 2 cards. Baka kasi meron pa kasi siyang isang October treat. So meron pa siyang isang October treat.
Kapag pag di siya nag-defense, pwede natin siyang mapatay. Nang ganyan lang. Pero kung nag-defense kasi siya, hindi natin siya mapapatay nang ganyan lang. So, tingnan natin. Okay, buti na lang sinama natin kasi medyo crucial pag di natin sinama yung blackmail. Kaso nga lang, mapopoison yung tank natin. Pero it doesn't matter, tingin ko. Kasi nga, mau-open yung reptile niya tapos meron tayong enough energy. Yun nga lang. Hindi tayo binigyan ng cards doon sa... Hindi tayo binigyan ng cards dito sa biscard natin. Hindi tayo binigyan sa aqua class natin ng biscard. Medyo magulo, no? Okay, buti na lang nag 3 cards lang siya. Nag-spike throw, then dalawang allergic reaction. Hindi naman niya mapapatay yung tank natin. Sana bigyan tayo sa bis. Okay, meron na tayong enough cards. So, gagawin na lang natin ngayon, isu-sure kill na lang natin yung reptile niya para ma-open yung aqua niya mamaya. Also, meron naman na tayong dalawang soothing song. So, iniisip ko na lang kung isasama pa ba natin yung all-out shot to make sure na mapatay kasi ba't pa tayo magtitipid ng energy? Hindi naman na natin problema yung ano, yung aqua mamaya. Also, wala naman siyang koi, wala siyang upstream para ma-bypass yung speed natin, di ba? So, why not? Napatay na natin. Kahit overkill, okay lang. Kasi nga, meron na tayong dalawang soothing song. Inihintay na lang natin. 2 additional cards sa bird, mapapatay ulit natin yung aqua niya. Okay. So, tignan natin. Anong gagawin ng kaibigan natin? Okay. Lamang nata... Ay, nag-surrender na naman yung kalaban natin. Okay, panalo na naman tayo. Fine match tayo kagad para medyo makarami. Kaso nga lang, pasensya na kayo at umuulan dito. Anak ng toko, mga antenna gaming na naman. Antenna gaming. So, anong pwede natin gawin? Pwede tayo mag-vegetal bite. Then, spicy surprise para walang mananakaw sa atin. Tingnan natin. Okay, nag-carrot lang siya. Then, mayroon tayong mananakaw na isa. Okay. Buting isa na lang, spicy surprise na lang sana, no? Okay lang naman. Meron naman tayong nanakaw also. Malaking damage na yung na-provide natin dun sa kaibigan nating plant. So, ano pwede natin gawin? Pwede na natin siyang patayin ngayon as soon as possible para mamaya ma-open na yung breed niya, di ba? Okay, tingnan natin kung mapapatay natin. Goods. Hindi pa rin siya gumalaw. So, meron siyang 5 energy ngayon kasi carrot lang naman binato niya. 5 energy. Papasok yung round 3 na meron siyang 7 energy. So, kung meron siyang 7 energy, kailangan na nating mapatay yung breed niya ngayon, agad-agad. Or, pwede naman mag-vegetal. Kaso nga lang, baka... Sana lang din niya mapatay yung tank natin. Kasi meron pala siyang ano, high defense dun sa bird niya. Baka kulangin yung damage natin sa bird. Okay? Kasi isa lang yung shooting song natin. Kaso nga lang, wag lang sana niyang mapapatay, anak ng tokwa. Or at least kahit mag-last stand man lang. Kaso mukhang hindi yata, anak ng tokwa. Napatay niya, sayang. Dapat dun sa bird na lang tayo tumira. Pero okay lang naman. Anong gagawin natin ngayon? I-sure kill na lang natin yung breed niya ngayon. Kasi pwede pa siyang mag-high defense, di ba? Meron na lang tayo 2 energy. Okay. Hindi natin nabilang yung energy niya ngayon. Yun, buti na lang. Dalawang defense yung ginawa niya. Then, hindi naman natin babasagin kasi meron tayong dalawang shooting song. Okay. Goods. Goods pa rin. Goods pa rin yung nangyari. So, ngayon, hindi tayo titira. So, bakit? Kasi nga, meron siyang... Sweep skip. So, kung tumira tayo dyan, possible, mapatay niya yung aqua natin na biscard, tapos mauuna siya mamaya, di ba? Okay. Buti na lang ganyan ginawa niya, kasi nga hindi niya pa rin tayo mapapatay. So, pwede pa tayong magpas mamaya para makaipon tayo ng card sa bird natin. Anak ng toko naman. Ang pangit naman ng bigayan. Bakit sa aqua biscard natin lahat? Pero, okay lang naman. Kahit isang aroma sana, tapos mag-4 cards tayo sa bis, di ba? Why not? So ngayon, pass lang tayo. Sana bigyan tayo ng dalawang shooting song. Or kung hindi man tayo bibigyan ng dalawang shooting song, sana bigyan tayo pure damage. Huwag lang all-out shot. Huwag lang dalawang all-out shot. Kasi pag binigyan tayo ng dalawang all-out shot, papasok sa draw to. Kasi nga, ang damage ng all-out shot is 93. So kung dalawang 93 yun, meron man tayong enough energy. Kasi kapag napatay niya yung biscard natin, ay yung aqua biscard natin, bibigyan tayo ng 3 additional cards sa breed natin. Kaso nga lang, wag lang all out shot na dalawa. Okay. Goods na goods kasi dalawang shooting song. So kahit mag-defense pa siya, mapapatay pa rin siya. So buti na lang talaga hindi dalawang all out shot kasi magdodraw yun kung sakali. So maganda nangyayari ngayon ha, panay panalo tayo. Okay, so panalo na naman tayo.
So, tingnan natin, fine match tayo kagad ulit niyan pag ano, para makarami tayo. Kasi maraming may gusto sa inyo ng arena gameplay. So, hindi ko lang sure kung malakas yung background natin diyan. Ay. Kaso nga lang, ang sakit nung kalaban natin, anak ng Tokwa. Isang beast na 47 speed with 0 cost, then dalawang tank na merong snail shell and anesthetic, anak ng Tokwa naman. Panay-stun yung ano natin dito, yung bird natin. Ay. Grabe naman. So, nag-shield pa siya. Parang nag-ano pa. Hindi pa natin ito mapapatay. Kulang. May matitirang piso, anak ng Tokwa talaga. Oh. Okay, may natirang piso. 152 lang. Pero wala naman siyang mananakawa kasi naka-generate siya ng isa. So, meron pa rin siyang 3 energy ngayon. So, 5 energy siya ngayon. So, kung 5 energy siya, anong pwede natin gawin? Siguro, wag muna natin patayin kasi 5 energy siya eh. I think, titira na siya sa beast card niya kung meron na siyang enough cards. Kasi meron siyang enough energy ngayon. Meron siyang 5 energy. So, pwedeng-pwede niya patayin yung tank natin kung sakali. Pero, meron naman siyang 0 cost. Pwede rin naman di pa niya na kompleto, di ba? Ang kaso nga lang, meron din siyang terror champ. Di ba? Baka hindi rin pumasok yung tira natin kung sakali. So, pass muna tayo. So, okay naman. Nag-pass din siya. Pwede na natin siya patayin using Soothing Song. Para kahit mag-defend siya, okay lang. Ang poproblemahin natin mamaya, yung plant niya pang isa. Kasi yung plant niyang isa is meron siyang anesthetic. Counter yun sa bird natin. Kasi pag tinira natin siya, yung first hit natin, may stun tayo. Papasok man yung damage, kaso nga lang may stun tayo. Okay, tumira na yung beast niya. Dalawa. Grabe yung attack up. Oh. Tignan nyo yung damage sa ano natin. Oh, 189. Grabe. Okay, patay pa rin tayo. So, anong pwede natin gawin ngayon? Mas mabilis kasi yung ano niya. Yun ang problema natin. Siguro pwede tayong mag... Ay, yung problema kasi mayroong terror champ to, no? Kung titira tayo, parang hindi worth it unahin yung mga nutcrack natin. Buti na lang, parang hindi naman yata... Ay, na-stun pa nga tayo. Parang hindi pa yata mamamatay ito. Wala kasi tayong single combat, anak ng Tokwa. Okay, parang matiterror champ tayo. Yan na nga. Nandyan na, mapipir. So, kailangan natin ng all-out shot para makawala sa stun. Also, kailangan din natin i-aroma siguro siya. Kaso walang all-out shot. Paano na to? Anong gagawin natin, anak ng Tokwa? Ay. Na, masakit tong ano, lineup ni Nameless. Medyo nakaka-problema. Mapapatay natin siya gamit to. Maalis natin yung stun. Then, Soothing Song, then aroma. Kaso lilipat yung damage niya dito sa bird natin, eh mas mabilis yung aqua niya. Ay, aqua tuloy. Yung beast niya dito sa aqua natin. Yun yung magiging problema natin ngayon. Alisin muna natin siya sa stun siguro. Kaso mapapatay na yata to. Yun na nga sinasabi natin. Patay na. Pag meron pa siyang enough cards dito, mapapatay kasi natin to. Itong tank niya, ang problema, baka mag-anesthetic ulit pala to, no? GG tayo. Anak ng Tokwa. Pag merong anesthetic, hindi papasok. Ay, hindi. Wala, hindi na. Double damage card na yung kinas ng kaibigan natin. Talo tayo ngayon. Okay, talo tayo. Yan na nga. Bang. Okay, talo tayo. So, bawi tayo next game. Medyo masakit yung lineup niya. So, tignan natin. And, fine match tayo kagad para medyo makarami tayo. Okay, kalaban natin is double reptile. Tapos plant na naka-poison din this guys. So wala tayong tira. Pwede tayong mag-spicy surprise lang eh. Kasi wala naman tayong pang-knockaw. Or, ayan. Buti na lang, di tayo ninakawan. So nag-generate siya ng isa. So meron pa rin siyang 3 energy. Ang magiging problema natin, naka-draw siya ng card. Also naka-generate siya ng energy. Pero na-disable naman natin yung vegetal bite niya this round. So pwede tayong... Pwede tayong hindi matakot sa vegetal bite niya kasi nga, na-disable natin. Ang problema na lang ngayon, kung inap ba tong damage natin na to. Kasi kailangan natin mag-save ng mga beast card para ma-eliminate kagad natin yung reptile niya.
So, buti na lang, di rin siya tumira. Kaso nga lang, iniiwasan din natin yung spike throw niya. Kaya hindi tayo pwedeng tumira ng tumira sa tank. So, siguro ngayon, patayin na natin tong tank niya ngayon. Sana lang hindi siya mag-October treat o hindi siya mag-high defense para mapatay natin kagad. Okay, 43 lang. Baka mapopoison tayo. Okay, nag-critical pa ngayon. Pinakagusto natin. Ang dami nating energy niyan. Okay. Then, nag-spike throw na rin. Ang dami ah. Grabe. Triple critical. So, huwag sana siya mag-critical para hindi mapatay yung tank natin. Also, mapapatay na natin tong isa. Tong mid-reptile niya. Yun, binigyan mo tayo ng enough energy. Okay na okay yan. Pwede natin balikta rin eh. Pwede tayo mag-aroma eh. Baka, di ba? Tapos pwede tayo mag-nakaw. Blackmail aroma. Para lumipat. Kaso medyo risky. Baka mag-trigger siya dun sa ano, no? Pero okay lang din naman. Tapos nakawan natin siya, di ba? Kasi I think magsisave ng energy to eh. Okay. Pasok yung plano natin. Lilipat kasi yung damage niya doon sa breed natin. Then, allergic reaction lang yung kinash niya. I think hindi naman enough yun para mapatay yung breed natin. So, okay lang. Okay. Tapos, ang pinakamaganda dito, mananakawan pa natin siya ng 2 energy, di ba? So, yung sinave niyang energy, kinuha natin. So, ngayon, maybe 2 energy na lang siya or 3, kaso hindi natin totally nabilang. So, iniisip ko na lang kung magpass na lang tayo kasi nga pag tumira tayo magti-trigger sana ako sa tank. Ang problema baka mag-champ, 'di ba? Papatagusin, 'di ba, kung tumira tayo, sayang yung 3 energy natin. Nagiging problema na lang natin 'yun, wala tayong enough cards. Ay. So meron siya, tumira siya ng 2 energy, baka 2 energy na lang din siya. Pwede tayo magpass ulit ngayon. Sana lang hindi pa mapatay ito ha. Pag napatay ito, medyo alanganin. O hindi naman totally alanganin, basta bigyan lang tayong isang shooting song pa. Also base damage, di ba? I think 2 energy na lang din. Ay, hindi, 3 energy pa siya. Grabe. Ang dami pala niyang spare energy, no? Pero sana hindi pa rin mapatay. Okay, hindi pa naman tayo mapapatay dyan. Okay. So, pwede natin gawin. May aroma sana. Yun, meron tayong aroma. Patay na siya. Kasi 400 na yung mapuprovide nating damage, eh. Yung energy natin hanggang next, ano pa eh, hanggang next game pa eh, di ba? Meron tayong 10 energy, anak ng toko, ah. Kasi maglalastan siya dito kasi yung mapuprovide natin damage dyan, 400 na. 80, 120. So, 400 yon. Ignore natin yung shield. So, bakit? Effect yun ng ano, shooting song. Yung shooting song, papasok din yung next na tira niya, papasok din. So, kailangan, ang pinaka-the best combo talaga doon is dalawang shooting song. So, panalo na naman tayo kasi meron tayong isang talo. So, yan, nice game. Kaso hindi ko na nabilang kung pang ilang game na natin to. So, find match tayo ulit para makarami tayo. Kasi maraming nabibitin sa inyo sa arena gameplay natin. So, sana this time hindi na kayo mabitin kasi tatry natin na maraming arena gameplay. So, sana lang din meron kayo natututunan kahit konti para kahit papano makatulong tayo, diba? Sa simple way natin. So, kalaban natin is Abyss, Aqua. Kaso nga lang yung Abyss niya merong ano? Merong nakakaw. Still energy. Okay. Baka plant to eh. Medyo matagal ah. Ayun, plant nga. So, meron siyang steel. Oh, merong shooting song. Grabe naman yun. Merong shooting song yung ano niya, yung beast niya. Pwede tayo mag-provide kagad ng damage. Kaso, kasi baka bang double vegetal bite to, GG tayo eh, no? Buti na lang high defense. Okay. So, 2 energy yung ginamit niya. 1 energy na lang natira. So, pagpasok ng round 2, meron siyang 3 energy ngayon kasi wala pa rin tayong pang-combo. Okay. Meron siyang 3 energy lang naman ngayon. Pwede siya mag-nakaw kasi meron siyang nakaw dun sa beast niya. So, anong pwede natin gawin? Pwede naman tayong tumira dito sa beast card natin. Kaso nga lang kukulangin. Pwedeng combination ng beast, breed and tank natin. Ang poproblemahin natin, wala na tayong energy nun. Kaso nga lang kasi, kung meron siyang enough cards, pwede niya agad eliminate yung tank natin. Also, meron siyang shooting song, di ba? So, medyo ang hirap i-predict nung gagawin niya. Pero pwede rin naman siya mag-pass. So, pwede nating sabayan siguro.
Pwede natin sa man all out shot eh. I think mapapatay siya dito kung isang October treat gagawin niya. Pass muna tayo. Kasi baka sakali, i-brace damage niya yung tank natin, masasayang yung 2 energy natin. Okay. Tumira lang siyang spicy surprise. Okay. So ngayon, meron naman na tayong pang combo, nutcrack, dalawa, isang single combat. Pwede rin natin sama ng all out shot. Kaso nga lang, problema kasi dito. Kailangan natin ng enough cards dito sa braid para patayin kagad yung aqua niya mamaya. So anong pwede natin gawin? Pwede naman tayong tumira sa tank, dalawang aqua stack, dalawang spicy para high defense. Kaso nga lang kasi, pwede niya tayong shooting song eh. Kung meron siyang dalawang shooting song, pasok lahat ng damage niya, 4 cards sa beast, patay yan. Diba? Kasi kung gagamitin naman natin kagad yung cards natin sa braid, wala tayong spare cards para patayin agad yung aqua niya mamaya. So pwede siguro, pwede tayong magpass ulit. Tingnan natin. Okay, nagpass din siya. Ay, buti na lang nagpass siya. So dismiss na natin itong mga plant cards din na natin gagamitin. Also meron tayong enough cards sa braid natin. Kahit gumamit tayo ng spare, meron pa rin natirang 4. So wala nang kaso yan. Bakit? Kasi bigyan na lang tayo ng isang burst damage na card o isang shooting song, mapapatay natin yung aqua niya by next round. Sure ball yun, mapapatay natin yung aqua niya mamaya. Okay. Kaso mananakawan tayo pero okay lang yan, walang kaso yan. Okay. Okay, nanakawan tayo. Oh, yun na nga, binigay pa yung shooting song. So gagawin natin, shooting song, burst damage, shooting song, burst damage. So kahit high defense pa siya, wala, hindi lulusot yung high defense niya. Kasi nga, hindi naman natin kailangan basagin yung shield niya gamit yung shooting song. Papasok lahat ng damage natin. Then medyo matagal tumira yung kaibigan natin. Okay, kaso nga lang mukhang nagalit siya dun sa beast. Parang dami niya masyadong cards. Pero okay lang naman yan. Kasi nga, iipunan na lang natin siya ng energy ngayon eh. Oh, hindi niya pa mapapatay ito eh. Okay. 80 plus lang yata ito. 84, di ba? Okay, hindi niya pa napatay. So, ano pwede natin gawin ngayon? Pwede natin siyang i-aroma eh. O pwede naman, ganyan. Kasi mauuna pala tayo. Kala ko mauuna siya. Yung kalaban kasi natin na naka-bird kanina. 47 speed eh, no? So, ngayon, puprovide na tayo ng malaking damage. Also, I think di na siya makakasurvive dito. Na-trauma ako doon sa beast kanina, you know, 47 speed, anak ng tokong yan. Kala ko una na naman yung beast ng kalaban natin. So, yan. Road to 2-3 na tayo ulit. Okay. Mga last 5 days siguro mag-grind tayo. At least top 1 to top 1,000. Kahit makapasok tayo sa top 1,000, goods na yon. So, dalawang plan kagad bumungad sa atin, anak ng tokwa. Medyo mahirap patayin kasi itong mga ito eh. Okay, ang tagal naman mag-loading yung kaibigan natin. Okay, yan na naman. Dalawang plant, isang beast. Wow. Kaso nga lang, ay, naka-ano siya. Sigsag, ayun ba yung sigsag na tinatawag nila? Wala din tayong pang nakaw, nanakawan pa tayo, anak ng tokwa. So, meron siyang 4 energy ngayon. 4 energy, so 6 energy siya ngayon. Pumasok yung round 2 eh. 6 energy, pwede tayong mag all in dito sa tank natin. Kaso nga lang, wag lang sana tayo mapatay ha. Pag meron siyang enough cards dito sa beast niya, patay tayo eh. Kasi meron siyang 6 energy. So kung meron siyang 4 cards sa beast niya, hindi bubuhayin yung tank natin. Kahit mag ano pa tayo, kahit mag shield up pa tayo. So ano pwede natin gawin ngayon? Kasi 6 energy siya eh. Kung 6 energy siya, tapos may 4 cards siya sa beast niya, GG talaga yung tank natin. Wala naman tayong high defense bukod sa aqua stack, diba? Siguro try lang. Ayan na nga, sinasabi natin. Buti na lang, 2 cards lang yung ginamit natin. Kasi kung ano, sinama natin yun, patay pa rin tayo eh. Oh, kita mo naman. Oh, diba, meron pa siyang spare na pantira dun. Gumamit siya ng 5 energy, pero nag-generate siya ng isa. So, meron siyang 4 energy ulit ngayon. 4 energy. So, anong pwede natin gawin ngayon? Kailangan masecure natin yung kill dito. Okay, kailangan natin ma-secure yung kill dito. Iniisip ko lang kung iasasama pa ba yung all-out shot o hindi na. Kasi kailangan din natin all-out shot para dun sa beast niya mamaya. Yung, kasi meron siyang 4 energy ngayon, di ba? Ay.
Kasi kung di tayo binigyan ng enough cards sa ano mamaya, sa braid, di ba? Nak ng toka, buting hindi na natin sinama, overkill. Sana nabigyan tayong enough cards para mapatay kaagad natin yung beast niya. Dapat pala din natin sinama yung all-out shot kasi iniisip ko meron siyang high defense card. Tapos, oh, wag mo munang patayin yan, kaibigan. Okay, goods. Okay, so pwede siguro tayo mag-aroma this time. Unahin natin yung blackmail para kung sakaling merong tira kasi hindi naman yan mag-overkill eh. Siguro mga 2 cards lang ibabato niya nung plant niya. Sana hindi na rin siya mag-defense dito. Dito sa abyss niya. Okay, 2 cards nga. I think tumira lang siya, ano? Itong zero cost tsaka vegetal bite nga lang yata. Ay, hindi. Buti na lang. Okay, hindi niya tayo na nakawan, which is okay yon. So, anong pwede natin gawin ngayon? Ay, anak lang to. Wah, 1 GG tayo, ah. Dapat kasi yung defense niya maging ano lang, 400. Ay, anak lang to. Wah, dalawang. Ang taas ng ano, kala ko October 3. Wala pa siyang October 3, pero ang taas ng defense. Ay, 369. Ay, meron siyang heal. Kasi kung 400 na lang yung buhay niya, mapapatay natin siya eh. Oh. Kaso ngayon, di natin siya mapapatay. Merong matitira, anak ng Tokwa. Nag-heal ba naman eh. Ang ganda sana ng setup natin doon. Kasi meron tayong 200 life, di ba? Hindi rin natin siya mapapatay eh. Kasi may matitirang siyang 48. So siguro, try natin sa burst damage. Dalawang blackmail, dalawang all-out shot. Kung merong mag-critical, pwede tayong manalo. Kaso high defense kasi gagawin nito. Ayun na, 121. Kukulangin. Kung may mag-critical, much better. Mananalo tayo. Pero kung wala, GG tayo. Okay, may natira talaga. Anak ng toko, akala ko mananalo tayo. Nakapag-heal siya. Kasi 369 na lang yung buhay niya kanina, anak ng toko. Okay, talo tayo. Bawi tayo, bawi, bawi tayo. Yan. Hanap tayo ulit kagad ng kalaban para makarami tayo. Pangalan nyo, why are you running? So, kalaban natin, BBP din. BBP na meron ding all-out shot. All-out shot, kaso nga lang, mas mauuna siya sa atin dahil lower ID siya. Ay, medyo nakakalungkot yun. Kaso nga lang, iniisip ko kasi baka makatapat tayo ng meron dalawang vegetal bite, anak ng toko. Masakit-sakit yun pag nanakawan tayo. Kaso kung tinira naman natin, wala na tayong, ayun na nga sinasabi ko. Ibuti na lang, kala ko talaga. Pag 66 kasi, kadalasan dalawang vegetal bite, buti na lang talaga, hindi vegetal bite eh, no? Okay, pwede na natin patayin tong tank niya ngayon eh. Pwede na natin patayin to eh. Okay. Papatayin natin, tapos mag-generate tayong isang energy. Sama natin yung all-out shot para, kaso nga lang, taas ng defense eh. Mabubuhay kaya siya. Anak ng Tokwa. Sana mamatay. Parang kukulangin tayo. 121. Ayun, hindi. Hindi tayo kukulangin. Okay. Mapapatay natin. Also, ma-open na yung beast niya. Which is good. Goods na goods yun. Buti na lang dun sa tank natin nag-critical. Anak ng Tokwa yun. Okay. All out shot. All out shot natin siya. Ay, una natin yung all out shot. Baka mag-critical eh. Kailangan natin maging low life ngayon. Kailangan natin maging low life. Sana lang di na siya maglastan. Pero I think sana hindi. Okay, hindi siya naglastan. Okay, papatayin na natin siya using Soothing Song, Aroma, and Soothing Song. Hindi na siya makakasurvive yan. To make sure, sinama ko na rin yung Beast Card kasi nga lilipat yung damage niya kung sakaling mabuhay pa siya. Pero di siya mabubuhay kasi tagos lahat eh. Kahit mag-shield up pa siya ngayon eh. Okay, panalo na naman tayo. So yan. Okay, panalo tayo ngayon. Pero kayo na, anong lineup kasi natin is mga backdoor. Medyo nakakawarat talaga kalaban yung mga backdoor. May backdoor yung braid, mga dark hook, cheating jump, sneaky raid, smart shot, mga ganon. Anak ng toko yung mga yun. Mga tiny bracket, ganon. Sobrang nakakawarat, patay kagad yung braid natin. Eto na nga, BBP ulit na merong backdoor. Anak ng toko talaga, kasi sabi ko pa lang eh. Ay, bakit naman ganon? Okay. Ayun na nga, binakdor tayo. Patay tayo kagad. Patay nang walang kalaban-laban. Ginamit niya yung zero cost niya. 3 energy ta zero cost. May... Ay, critical pa nga. Anak ng toko talaga. Bakit naman ganun?
Pwede naman natin siya patayin ngayon. Kaso nga lang, yung blade natin patay na. Ang agang na maalam. Grabe. Grabe, grabe. So, wala siyang energy ngayon. So, pwede siyang mag-pass or pwede siyang mag-October trade kung trip niya. Pero nakakalungkot naman yun. Pinatay agad yung bird natin. Grabe, grabihan yung ginawa sa bird natin. Anak ng tokwa. Makapag-generate tayong 2 energy. Ang problema lang kasi dito, baka mag-knockout to eh. Ay, parang 2 vegetal bite yung kinas niya. So, mawi-wish yan kasi nga, mamamatay ba siya? Ay, anak ng tokwa, kulang. Bakit ganun? Mananakawan niya pa tayong dalawa. Anak ng tokwa talaga. Miscalculated na naman tayo. Okay. Nanakawan niya tayong dalawa. So, meron siyang 4 energy ngayon. 4 energy. Try natin kung pwede natin siyang manakawan. Meron tayong dalawang vegetal bite. Kasi meron siyang 4 energy ngayon eh. Wala, hindi na. Ayaw niya na magpa... Ano, nag-critical pa nga. Grabe naman yun. O, nag-critical din yun sa atin. Kaso, panay-criticalan. Grabe. Critical-criticalan yung laban. Anak ng tokwa. Wala, GG tayo. Na-backdoor kagad yung bird natin. Ang lala. Ang swerte niya sa draw ng cards, no? Pagkatapos yung backdoor yung bird natin, nakompleto niya kagad yung single combat din ivory stab. Grabe naman yun, sir. Tagal pa tumira ng kaibigan natin. Meron siyang enough energy ngayon ha, para patayin tayo. Kasi naka-generate siya ng 4 energy. Dalawang beses nag-critical. Critical din sa egg bomb, critical din sa single combat. Mamatay na tayo dito. Kung di man tayo mamatay, wala na tayong pag-asang manalo siguro. Dahil ang dami niyang energy ngayon. Also wala din tayong enough energy. Nakapag-draw pa siya ng card. Grabe talaga. Okay. Isa-isa na lang. Pero hindi tayo susuko, syempre. Mas maganda yung matalo ng lumalaban kaysa yung sumusuko, di ba? Tingnan natin, tingnan natin. Baka mag-shield up ulit yung, ano, eh, yung tank niya eh. Baka mumuryutin pa tayo nito eh. Mag-shield up yung tank. Ayun na nga, nag-shield up ulit. Pero I think patay na tayo dito. Ayun na, patay na tayo. So yan, nice game, nice game. Grabe naman yung ginawa mo sa breed ko. First round, pinatay mo agad. Okay, para tayong hagdan. Pataas, pababa. Okay, fine match tayo ulit. Tignan natin sinong kalaban natin. Medyo matagal yung pagpa-fine match. Ayan, antenna gaming na naman. Anak ng tokwa. Grabe yung aqua niya. Merong mga terror champ. At merong mga bug signal. Grabihan. So, sana lang talaga wag muna siyang mag... Terror champ. Pero kinas niya kasi ngayon is bug signal. Wala din tayo mananakaw. Anak ng tokwa. Pero mati-disable natin yung vegetal bite niya. At away na tayo na nagamit niya na yung dalawang bug signal niya. So siguro safe naman tayo mag-pass sa round 2. I think safe tayo mag-pass ngayon. Kaso kapag swerte siya sa draw ng cards, anak ng tokwa, mananakaw yung 2 energy natin. Pwede rin natin siyang patayin kung sakaling di siya mag-shield, di ba? Ayun na nga. Hindi siya nag-shield, kaibigan. Okay, kaso, ay, nag-critical. Kala ko magla-last stand. So, meron siyang 4 energy ngayon. So, meron siyang 4 energy. Ano bang pwede natin gawin sa 4 energy natin? I think pwede tayo mag-pass. Kaso, yung bug signal kasi. Medyo masakit ang bug signal. Pag nanakaw sa'yo, dalawang energy. Anak lang to. Uy, buti na lang talaga. Okay. May tumatawag pa sa atin. Anak lang to. Okay, mamaya. Diretso pa rin tayo. So, yan. Kaso ngayon, baka mag-bug signal na tong kaibigan natin. So, bakit ganyan yung ginawa ko? Kasi may stun niya tayo eh. Sa unang tira natin. May stun niya tayo. Kaso nga lang, pwedeng maging dalawang stun to. Kasi pwede siya mag-anesthetic tsaka mag-sticky go. Anak ng toko. Pwede pa rin siguro tayong... Inisip ko kung mag-pass. Anak ng toko, ang hirap kalaban to. May terror champ, tapos dalawang bug signal. Ayan na nga, mababug signal tayo. 2 energy mananakaw sa atin. Sana lang meron ibigay sa atin na ivory stab. Ivory. Yun, anak ng toko, wala. Kala ko meron eh. So, anong pwede natin gawin ngayon?
Kaso may stun tong ano natin. Sana lang wala siyang anesthetic. Kasi pwede tayo may stun eh. Sana lang wala. Kasi kung meron may stun tayo. Pag na-stun tayo, kailangan pa natin ng isang card para mawala sa pagka-stun. Ayun na nga, napakataas ng shield. Anak ng Tokwa talaga oh. Ay. Double stun, grabe. Anesthetic tsaka ano. Sticky go. Grabehan. Pero I think hindi naman inap yung damage niya. Maka terror champ din. Hindi pa inap yan eh. Pwede tayo mag-aroma mamaya. Ayan. Pwede natin game changer yung aroma no. Yan. Buti na lang may all out shot tayo. Pwede tayo mag... Or pwede na lang ano. All out shot. Then soothing song. Mamamatay siya. Or... So yun, gagamitin natin yung all out shot para matanggal natin yung stun. Yun, buti na lang talaga, hindi na nag-anesthetic. Buti wala siya. So maglalastan siya, pero una naman titira yung ano niya. Isang tira na lang yung papasok. Okay, then meron tayong enough energy para patayin na siya mamaya. Kasi nga meron tayong shooting song, dalawang shooting song, then dalawang burst damage. So mapapatay natin siya ngayon. So medyo maganda yung nangyari. So panalo na naman tayo ngayon. Shooting song, aroma, shooting song, blackmail. So, mamamatay siya dito. Okay, so panalo tayo. So, 2271. So, road to 23 na tayo ulit. Kaka-trial and error natin, bumalik tayo sa 21 kahapon. Kasi to, around 25, 24 na tayo nung nakaraan. Okay, kalaban natin si Godspeed na meron siyang all-out shot na aqua. Also, meron din siyang arrow. Yung pang Biscard. Ano ba pangalan? Kasi niya, nakalimutan. Revenge arrow. Okay, medyo masakit ha. Pero the good thing is, yung aqua niya na merong upstream, nasa mid. So, yung pinaka-main goal natin ngayon, papatayin natin yung tank niya as soon as possible. Tapos, binigyan pa tayong dalawang single combat. So, sana lang enough yan. Okay. Then, bigyan tayo ng additional card. Doon sa bird natin, much better, di ba? Sana lang hindi pa siya tumira ngayon. So, meron siyang, ano ngayon? Meron siyang 5 energy. So, meron siyang 5 energy. Okay, hindi pa rin siya tumira, ha? Natatakot siyang tumira siguro dahil alam niya, aware siya na meron tayong aqua stack. So, ngayon, pwede natin gawin. Bigyan tayo ng shooting song. Kaso lang, di tayo binigyan. Pwede naman natin patayin to. Kaso nga lang, pag nag-high defense kasi siya, hindi natin mapapatay using shooting song, dalawang black, may isang aroma. So much better mag-ano mo tayo, mag-aqua stack. Kasi for sure, titira yan ng aqua cards. Mapapatay niya man yung ano natin, yung tank natin, makaka-generate tayo ng maraming energy. Also, wala na tayong poproblemahin mamaya. Bakit? Kasi open yung aqua niya mamaya eh, mamayang round 4. Papatayin na natin yan, so wala na siyang koi or upstream. So wala na siyang pagkakataon para mabypass pa yung breed natin. So yun, pwede tayo mag shooting song, aroma, shooting song, blackmail to make sure lang. Pero kahit naman burst damage lahat eh, diba? Then patagusin na natin. Tingnan natin ah, baka magpass pa to eh, or baka mag shield up dito sa mid aqua niya. Kasi wala naman siyang ano eh, sweep skip, kaya okay lang din na tumira tayo dito sa Biscard natin. Okay. Tatagos to. So, yan. Tapos na to. Tapos na sa round 4. Wag lang mag-critical. Okay. Mapapatay natin yung mid aqua niya. Also, tatagos din yung damage ng Biscard natin dun sa dulo niyang aqua. And I think, enough naman yung damage nun para mapatay na siya. Ay, hindi. Anak ang Tokwa maglalastan. Pero okay lang. Patay din siya. Okay. So, yan. Panalo na naman tayo. Okay. So, 2-86. So, fine match tayo ulit. Siguro, at least mga 2-3 tayo. Then, tsaka natin tapusin tong video. Mga 2-3 tayo ngayon. Kaso nga lang, kalaban natin, anak ng Tokwa, dalawang damulag na plant. Also, merong sneaker raid. Grabe naman. Bakit may sneaker raid yun? Sakit sa ulo pag merong backdoor. Tapos, wala pa tayong pang nakaw. So, anong pwede natin gawin? Tapos, dalawa pa yung merong vegetal bite sa kanya. Grabihan. Itira tayo ngayon kaso wala tayong energy mamaya kung sakaling mag-knockout siya. Sana lang hindi siya gumalaw. Anak ng Tokwa gumalaw, yung kaibigan natin. Nanakawin pa nga yung isang energy natin.
Okay, so meron siyang 2 energy ngayon. Papasok yung round 2, meron na siyang 4 energy. So kung meron siyang 4 energy, ano bang pwede niyang gawin? Sa 4 energy niya, kung merong enough card siyan, pwede yang mag-backdoor. Pero I think wala pa naman siyang enough card. Siguro, 4 energy, baka sakaling mag-shield up ulit. Or baka nakawan tayo ulit. Kasi meron din vegetal bite yung nasa mid plant niya. Meron pang sticky goo. Then double poison, anak ng toka. Medyo masakit sa ulo tong kalaban natin ngayon. So, anong pwede natin gawin? Ay na nga. Ay, sinabi na nga na nakawan tayo, anak ng tokwa. Pangit yung nangyayari ah. Ninakawan tayo dalawang energy. Nagpas tayo, tapos ninakaw niya lang. No choice, pas tayo ulit. Anong pwede natin gawin? Wala naman tayong combo. Kahit meron tayong dalawang nutcrack or is damage, hindi natin mapapatay. Unless mag-critical. Ayan na nga. Ayan na nga. Patay yung bird natin, kaibigan. Patay to. Patay talaga to. 134. Grabe. So, pwede na natin patayin to. Kaso nga lang, it's too late na masyado. Iniisip ko lang, pwede naman natin 3 cards lang. Eh. Single combat, dalawang ivory, di ba? Kaso nga lang, baka mag-October treat. Dahil isang October treat pa lang kinas nito. So, pwede siya mag-October treat ngayon. So, to make sure, sinama ko yung isang nutcrack. Pero tagilid tayo ngayon kasi mayroong sticky goo. Yung plant niya sa gitna, anak ng tokwa. Ayun na nga, na-poison pa tayo. Dalawang damulag eh, no? Ang cute ng mga aksi ng kaibigan natin. Apat na patong na-poison. Dalawang damage, oh. Grabe, ang sakit nun. Oh. 204. Pwede natin, kaso nga lang, mukhang din natin mapapatay dahil mag-i-sticky goo yata yan. Yan ang magiging problema, no? Baka mag-stick ko itong kaibigan natin. Pwede tayong tumira dito sa tank kung sakali. Diba? So nga lang, pwede niya rin tayong i-burst damage, eh. Ang hirap kalaban ng kalaban natin ngayon, ha? Medyo tagilid tayo kasi merong ano, sticky go. Also, wala tayong enough cards. Ayan na nga. Buti na lang nag-pass tayo. Kaso, 3 energy na waste sa kanya. Ang problema lang, kada tira niya, nababawasan tayo ng 8 HP. Also, wala din lumabas na ivory stab. Pwede natin. Kaso nga lang, low HP na yung plant natin, no? I think, mag-ano to, mag-sneaky raid na naman tayo. Mag-sneaky raid na naman to. Papatayin tayo nito. Magpo-4 cards to sa aqua niya. Medyo masakit yung sneaky raid nung kaibigan natin. Kasi isang sneaky raid pa lang nakash niya. Yun pa lang yung tinira niya sa aqua niya. So, for sure, meron na tong enough cards. Yan na nga. Ay, nako. Grabihan yung kaibigan natin. Patay tayo. Ah, yun na nga. So, talo tayo ngayon. Talo tayo. Bawi na lang tayo. Bawi tayo ulit. So, talo tayo. Tira-tira tayo. Siyempre, mas maganda yung lumalaban kaysa sa... Mas magandang matalo na lumalaban kaysa sumuko, di ba? Tignan natin. Matay na tayo siguro dito. Mamatay tayo sa poison eh. No? Bang. Ayan na nga. Okay. Tapos na poison. Hindi pa niya tayo napatay. Okay. Tira lang tayo. Pero patay na tayo dito sa poison. Titira na siguro. Ay, hindi pa rin oh. Pinapatagal pa nung kaibigan natin ah. Patay na tayo. Pag tumira siya. Bawa 16 eh. Okay. So, talo tayo ngayon. So, medyo matagal mag-loading. So, fine match tayo ulit kaganyan para mabilisan. I think sobrang haba na nung video na to. Pero, yun naman yung requested nyo, diba? Habaan natin yung video. So, yan. Habaan natin. So, yan. Fine match tayo kagad para makarami ng makarami. Bawi tayo, bawiin natin yung talo natin. Natalo tayo sa dalawang damulag na plant eh, no? Medyo masakit sa ulo yun ha, dalawang poison, tas yung nasa mid niya, merong sticky goo. Pero kung walang sneaky raid yun, mananalo tayo dun eh, merong sneaky raid eh. Napakadayo ng mga backdoor eh, anak ng toko eh. Dapat walang backdooran. Okay, meron siyang plant and bees. Okay, plant and bees. Pero yung beast niya parang ordinary lang, no? Low speed na beast.
Okay. Ayun na nga, tumira agad yung kaibigan natin. Dapat hindi mamatay yung tank natin. So, ginamit yung 3 energy niya, meron siyang 1 remaining. Then, papasok yung round 2, meron siyang 3. So, kung meron siyang 3 energy, pwede na natin siya patayin eh. Okay? Buti na lang, ang ganda ng draw ngayon ah. Makapag-generate tayo ng 4 energy. Ang problema dito, baka sakali mag-October 3 to. Kasi meron siyang 3 energy ngayon eh. Ayun na nga, anak ng to ako talaga. Pero kahit nagsama tayo ng isang card sa ano, sa breed, I think kulang pa rin. Pero okay lang yung ginawa natin. So, meron tayong 4 energy ngayon. Ay, meron tayong 4 na generate. So, ginamit niya yung 3 energy niya. Nakanao siya ng isa. So, 3 energy siya ulit ngayon. 3 energy. Okay. 3 energy, hindi niya tayong kayang patayin. Bakit? Low damage naman yung aqua niya. Low damage yun. Also, yung breed niya tumira ng 3 cards kanina. Mauuna naman tayo sa braid niya, makakatira tayo bago siya mamatay kung sakali. So, minake sure ko na, pero overkill to. Okay. Kasi sobra-sobra naman yung card sa braid eh, kaya sinigurado ko lang. Okay. So, tumira siya ng ilang cards ba yung tinira? Kalimutan ko. Wala yata siyang tinira, no? Okay, tignan natin. Mamamatay naman siguro yung aqua niya dito. Huwag lang siya mag high shield na. Pag nag-shield siya around 140, mapapatay siya. Pero kung 141 above, hindi siya mapapatay. So, kailangan ang shield niya lang is 140 below. Kasi kung 140, ayun, buti na lang, dun siya tumira. Okay. Mag-iipon na lang tayo ng in-up card sa braid natin. Buti na lang, dun talaga siya tumira. Mababawasan? Ay, hindi, 105 lang pala. Hindi pala naka-raise damage. I think kulang pa rin yan. Ay, hindi. Parang inap. Oo, parang inap. Last stand tayo. Okay, last stand. Goods. So, pwede pa tayong mag-pass ngayon. Kasi wala. Hindi inap to. Okay. Hindi inap tong cards natin. Mapapatay natin siya pero magla-last stand. Baka matalo pa tayo. Okay. So, bigyan tayo ng additional 3 cards. Then, i-burst damage natin siya ngayon. Hindi na tayo gagamit ng all-out shot. Bakit? Kasi nga, pwedeng mag-last stand dyan. Pero sa setup natin na ganito, anak ng toko, tabi ko yung bote. Sa setup natin ganito, hindi siya mag-last stand. Isang shooting song lang ginamit ko. Kasi kailangan pa natin basagan yung shield sa pangatlong tira natin. Okay, di ba? Angas. Okay, so panalo tayo. 2-86. So, siguro last game natin to kung panalo. Yan. Tingnan natin, ha. Pag naka-2-3 na tayo, stop na tayo. Ayan, stop na tayo mamaya. And fine match tayo kagad. Okay, ang nakalaban natin is double reptile na merong shooting song. Grabe naman yun. Merong shooting song yung reptile niya, no? Pwede tayo magdalawang vegetal bite. Baka sakaling hindi gumalaw yung kaibigan natin, di ba? So, sana lang di siya gumalaw. Yun! Nakanakaw din ang dalawa. So, meron siyang 1 energy remaining. So, kung meron siyang 1 energy remaining, 3 energy siya round 2. So, anong pwede niyang gawin sa round 2? Pwede siya mag-poison this guy's October treat. October treat and vegetal bite na nanakaw niya pabalik. So, sa 3 energy niya, gumamit siya ng dalawa. 1, then nagnakaw siya ng sa 2. Then, pumasok yung round 3. Meron siyang 4 energy ngayon. So, meron siyang 4 energy. Anong pwede niyang gawin? Pwede siya mag-spike throw. Ayan na nga. Buti na lang di tayo gumalaw sa tank. Pero, I think, hindi mapapatay niya. Ay, napakasakit. Okay. Pero, ang pinakamaganda dito, wala siyang energy. So, pwede tayo mag-aroma ngayon eh. Bakit? Kasi nga, pwede mag-slow yan eh. Pwede mag-slow. So, unahin natin yung blackmail tsaka aroma. I think, enough naman to. Kaso nga lang, pinaproblema ko, baka mag-October treat ulit. Pero, I think, enough to. Enough ng damage natin. Kasi dito palang 240 na, diba? Parang pangit naman kung isasama pa natin shooting song. Blackmail aroma na lang siguro. To make sure, sige, sama natin. Sama ba natin? Parang overkill, no? Okay, buti na lang sinama natin. Medyo mataas yung shield niya. Okay. Tingnan natin, ha. Parang sakto lang din yata, ha. Ay, hindi, overkill nga. Pero okay lang din, para di siya makatira. Okay, nagtira tayo ng 3. Ayun na nga, di ba? Buti na lang nag-aroma tayo. Hindi niya na-slow yung beast natin. O yung aqua beast card. Also, mapapatay na natin yung
yung ano niya, yung mid reptile. Pwede tayo mag-aroma ulit eh, kung tutuusin eh. Blackmail aroma, baka mag-slow siya ulit, no? Or wag na. Tapos, inisip ko kasi kung magtitira pa tayo ng cards, diba? Kasi dito, ang damage natin dito is 304. Then, kung magti-3 cards tayo sa braid, 360. Okay, ganyan na lang para make sure na mapatay siya. Okay, goods. Goods yung nangyari. Mamamatay siya dito. Ititira ko sana yung single combat eh. Kaso nga lang, baka mag-high shield bigla. Hindi natin mapatay. Dun pa tayo mag-GG, diba? So, to make sure lang. Ayun na, slow na naman. Sabi ni, dapat inaroma natin. Anak ng token. Pero okay lang din naman. So, ano pwede yung anak ng token? Nag-surrender. So, yun, maraming salamat sa inyo mga kaksi. Yan, 2-3 na tayo. At tingin ko hanggang dito na lang. Bye-bye!